Buksan natin yung susian. Yun, nakuha na yung dashboard. Switch natin yung headlight na stock. Yun, napakahina, no? Napakahina. So, testing naman natin yung mini driving light na in-install natin. Kung kamusta. Ito yung low, yun, no? Kita nyo, ito yung high. Low. Yun. O, diba? Ito naman yung high. O, diba? Napakalayo dun sa headlight. Yung headlight, ano pa eh, nagre-reflect pa dun sa pinaka, ano niya, windshield, no? Ayan, o. So, ganyan ko siya in-install. Ito naman yung low. Ayan, o. Pag naka-ilaw lahat. Ayan, so, ayan. So, mini driving light na to. Ayan, panoorin nyo kung paano natin i-install sa e-bike. Alright. So ayun, magandang umaga sa inyo mga bro. Meron tayong project na gagawin ngayon. So, hindi muna motor, no, pero parang motor lang din. Ayan. So e-bike naman mga bro. Ayan. Kita niyo ito, small ano, ERV na e-bike ng NWOW. Okay? So ang gagawin natin dito ay mag-install tayo ng mini driving light. Ang kaso, 48 volts kasi itong battery nito. So, ang gagamitin kasi natin is mini driving light na pang motor, which is 12 volts. So, paano nga ba natin i-install yon? Ayan. So, pakita ko muna sa inyo. So, dito, may makikita kayong ignition switch, DC 12 volt converter, tapos 3-way switch, tsaka yung ano natin, mini driving light mismo. Okay, ito yung e-bike ignition switch. Ayan. So, nabubulol pa ako. Ayan o, ignition switch. Ito naman is DC to DC 12 volt converter. Ito naman is 3-way switch, yung pang yung domino natin. At saka syempre yung mini driving light natin. Ito yan, ito yung driver niya. Ito yung ilaw. Okay, so paano nga ba tayo mag-start? So gusto ko munang maintindihan nyo yung wiring nitong e-bike na to. So ito, guguhitan ko siya. Kung mapapansin nyo, merong tatlong wire itong ignition switch, no? Hindi tulad sa motor na dalawa tsaka apat. Ayun. May dalawa, may apat. Dito naman tatlo. Mamaya malalaman nyo kung bakit siya tatlo. Okay? Ayun. So, kita nyo naman agad dun pa lang sa unang linya is may 48 volts positive kasi galing yan sa mismong battery. Okay? Yung kabilang linya naman ng ignition switch, yun yung pinaka-accessory line niya. Okay? Doon naman papasok yung isang linya dun sa converter natin. Ayan. So, yung DC to DC 12 volt converter natin pala is nabibili yan sa Shopee mga bro. Ayan. 10 ampere yung kinuha natin kasi mini driving light lang naman. Ayan, meron na rin color coding. Yung red kasi dyan is siya yung pinaka input. Tsaka yung black naman is yung ground. At yung yellow, yan yung output. Bali, papasok yung 48 volts sa ignition switch. Paglabas sa ignition switch, papasok naman yung 48 volts na yun dun sa color red ng converter natin. Tapos, syempre yung yellow, yun yung pinaka-output na magiging 12 volts. Napupunta naman dito sa common ng ating domino switch or 3-way switch. Ayan. So, ayan, meron na rin color coding. So, yung brown is low. Ito namang black, siya yung high. Siya yung mapupunta dun sa mini driving light driver natin. So, ganyan lang kasimple mga bro, no? Ito, sa MDL driver naman. Ayan, so, dyan susupply yung low, high. Tapos, ayan, medyo nagkamali ako kaya binago ko dyan. Ito ay red. So, bakit red? Kasi, yun yung color coding nung mini driving light na gamit natin, which is yung Firefly na 3 wires. So, yun kasi yung binili ng customer, kaya yun yung sundan natin. So, yan yung ano niya, pinaka-high. No? Yung low naman niya is yung yellow. So, ikukonnect nyo lang dun sa kung saan siya nakatapat. Tapos, yung black, syempre, siya yung magsisilbing ground. Ayan, ground. So, connect na lang yan, no? Papansin nyo, yung ground, yan o, ito. Galing ano rin yan, galing
battery mismo ng ano e-bike. So ground, you know, pumasok dito sa may converter natin, which is black, at saka papasok din naman sa MDL driver natin. So dito puro positive lang sa three-way switch yan. So ganyan lang yung diagram natin, mga bro, no. Ayan. So sundan niyo na lang. Bali, ito pa lang isang wire dito. Ayan. Ito yung papunta sa headlight. Kasi kung mapapansin nyo, pagsusi nyo kasi nung una, dun sa unang pagsusi is dashboard. Sa pangalawang pagsusi, is iilaw na yung headlight. Kasi walang headlight switch yon. Ang headlight switch niya is dun mismo sa ignition switch. Okay, nakukuha. Okay, so ayan, lalagyan na natin ng color coding. So, dito sa ignition switch, yung red is 48 volts. Yun yung papuntang battery to fuse. Yun. So, yellow yung output nito. Ayan, pinaka-accessory wire kung tawagin sa mga motor. Sa wiring ng motor. Ganon din sa e-bike. So, huwag kayong malilito, mga bro. Ito lang yung diagram nun na gagawin natin. Okay? Ganyan lang. So, yan. Hindi na kayo malilito nito kung paano siya i-install. Yan, papasok dito. Yan, ito yung accessory wire natin. 48 volts din yan, mga bro. Yan, huwag kayong magkakamali dyan, ha. Pwede kayong maglagay ng fuse dito. Ayan. Bago pumasok dun sa ano natin. Yan, fuse. Bago pumasok sa converter natin. Okay? Pwede kayong maglagay ng fuse dyan. Ng 10 ampere, ganun. Or 5. Pwede naman. Kasi mini driving light lang naman, eh. Kaso wala akong available na 5, kaya 10 ampere ang gagamitin natin. Or pwede rin naman dito, before. Or ay, sorry, after pala nung DC to DC converter na natin. So, ayan. So, 5 to 10 amperes pwede na. Ayan. So, yan ang purpose para, ano, yan ang purpose nung converter para ma-install natin yung 12 volts na mini driving light. So, papakita ko sa inyo. Ito pala yung battery nung mismong small ERV. Ayan. So, nag-tap muna ako ng negative. Naka-terminal lags, ayan, pinagapan ko siya dito sa unahan. Okay? So, ito na yung wiring. Tinanggal ko na yung mismong headlight, ano niya, cover. So, makita nyo kanina, ito yung color coding ng mismong, ano niya, ignition switch, ayan. So, mapapansin nyo, tatlo nga yung wire. Okay? Ayun, no? Yun. Ayan. So, ang susundan yung kulay dyan is yung nandito. Dun sa may pinagtusukan ko ng tester. So, testing natin. Lagay natin sa DC, syempre. Lagay natin sa 200. Kasi, nasa 48 yung testing natin. So, yung red, dapat meron tayong makuha dyan ng 48 pataas. Mga 50, ganun. So, ito yung ground naman na pinagapang natin galing dun sa battery. Kung napapansin nyo. So, ito na siya. Pinagapang na natin. Ayan, no? Yan. Enable tayo ko na agad. So, hindi tayo kukuha ng ground sa mismong harness ng motor. Nagpagapang tayo ng sariling ground. Para, syempre, diba? Walang agawan ng groundings. Malakas. Ayan. So, yan yon. So, yung positive ng tester natin, nilagay ko na dun sa color red, which is yung 48 volts. Yan. Tapos, titestingin natin yung ground na ginawa natin kung okay ba. So, dapat meron tayong masukat. 52.2 volts. DC. Okay? So, goods. Okay yung ground. At okay din yung supply dun sa color red, no? Okay. So, okay na tayo dyan. Wala na tayong problema dyan. So, wawiringan na natin siya. Ayan. Kitang-kita nyo naman. Di na kayo malilito nyan, no? So, yan yung pinaka-information natin. Kailangan alam nyo yan bago kayo mag-install. So, dito. Ito rin yung wiring ng ating domino switch, syempre, no? Yan yung high, low, tsaka yung common. Kung saan papasok yung input ng output ng mismong converter. Ito naman yung mismong sa driver ng MDL natin kanina. Nandiyan na yung ground, low, tsaka high. So, susundan nyo lang yung diagram para ma-install yun ng tama. Okay? So, ito na. Naikabit na natin. Ito na yung converter mismo. Naikabit ko na yung wiring. Yun, yung mga kailangang ipagapang. At doon ako mag-i-splice sa mismong loob ng ano, sa taas ng headlight. Yun. So, ito naman yung output niya ng MDL natin. So, nandiyan nakalagay yung driver. So, papagapang din natin yan para doon tayo mag-splice lahat sa taas at hindi makalat. Okay? So, ito na. Lahat ng mga connection natin. Papansin nyo naman. Ito rin. So, papansin nyo, di ba, nakahinang.
Ayan, hanggat maaari hinangin yung mga bro kasi mahirap magka-loss connection. Okay? So, mas okay na rin yung ganito. So, ito na rin yung fuse holder tsaka fuse natin. So, naglagay ako after nung susian. So, doon ako naglagay. Hindi na ako naglagay dun sa after ng converter para mas safe, no? So, ito. Nakatap na ako dun sa yellow wire. You know? Doon dyan dumaan yung fuse natin. Ayan, diba? Dumaan dyan sa fuse. So, ito na. Ano yung fuse natin? So, 10 ampere na ang nilagay ko, mga bro. Wala akong mahanap na 5 ampere. So, huwag na kayong tumaas ng sa 10 ampere. Okay? 5 ampere nga lang, sapat na sana. Kaso, wala tayo. Kaya, okay na lang din to. Ang purpose lang naman din ito is para kung sakaling may mag-short. Ayan, may biglang dumikit sa bakal na positive line is safe yung ano natin. Safe yung mismong battery natin, syempre. Okay, so puputok agad yung fuse. So, hindi nagagana yung ano niyan, yung MDL niya. Ayan. So, pero gagana pa rin yung e-bike, syempre. Malalaman natin na may shorted lang. Okay, so for safety lang yan. So, nilagay ko na dyan sa loob. Ayan, na-organize na rin natin ng maayos. So, naka... ano yan? Naka-host, syempre. Host natin. Ngayon, dito ko naman nilagay yung kanyang DC to DC converter tsaka yung kanyang driver. Okay? Dahil wala tayong ibang mapaglagyan. So, okay na rin dyan. Kasi, total, meron namang windshield tsaka kapote yung mismong e-bike na to. At pinaalam ko naman sa may-ari at okay din naman sa kanya. Siya na raw bahalang dumiskarte dyan. Okay? Ito rin yung domino switch natin. Yun. Naka-install na lahat. Okay. So, ayan. Yan yung gapang ng mga wirings. Mapapansin nyo. Ayun, oh. Yun. Ayan. Papunta dun sa converter. Punta sa ballast. At ito naman yung gapang ng ano natin. Mini driving light mismo. Okay. Ayun. So, testing na natin. Milaw na. Okay, so, subukan natin yung low. Yun. Tapos, yung sunod natin yung high. Para makita natin. Yun, ang liwanag, oh. So, hindi na madidisgrasya yung may-ari na ito. Kasi dati, sabi niya sa akin, kaya daw siya na magpapainstall ng ganito. Eh, nadisgrasya siya dun dahil dun sa mahinang headlight. At nagre-reflect nga dito sa windshield. So, dito sa mini driving light. So, makikita niyo naman, wala nang reflection dito sa may harap ng windshield, di gaya nitong stock. Bukod sa mahina, parang nagsisilbing ano pa eh, salamin pa yung windshield. So, natatakpan yung mga, ano, natatakpan yung daan pag nagda-drive. Di gaya nitong mini-driving, pag naka-on, hindi siya nagre-reflect sa windshield. Ano, kita nyo. Pag pinatay yung headlight, o, oh, diba? Compare sa may headlight. So, sabi naman ng may-ari, balak niyang hindi na lang i-on yung headlight pag ginagamit. So, mini driving light na lang daw. For emergency na lang yun kung sakaling magka-problema tong MDL niya or masira sa katagalan. Okay, importante, gumagana pa rin, di ba? Ayun. So, yun na. So, na yung ano natin, finish ano natin, finish product, kumbaga. Or, yan. O, di ba? Napakaliwanag. So, napakalaking tulong nito, mga bro. So, biro nyo, e-bike lang naman to pero naka-mini driving light, no, pang motor. So, napakaganda. Hindi na siya mag-aalala na magda-drive sa gabi kasi sobrang lakas na ng ilaw niya. Ayan. Firefly lang naman to mga bro na ano, brand. Okay, no? Ayan, no? Napakaliwanag. No need na mag-headlight na ito, eh. Ayan, no? Oo. Oh, kita nyo naman. Oo. Oh. Diba? Napatayin natin. Okay. Yan o. Oh, diba? Ganda. Okay na siya. So, yun. Kaya kung mayroon din kayong e-bike mga bro, mag-install din kayo nito. Okay? So, yan. Kagandahan, pagka hindi nakasusi, syempre hindi rin siya gagana. Hindi kasi pwedeng iilaw yan kasi nga, yun o, pag sinusi, dun lang din siya gagana. Kasi nga, kapag umiilaw agad yan, ibig sabihin, mali, diba?
mamaya pinaglaro ng bata tapos sinayang naka-switch. So, malulobat yung battery mo or mabilis siyang madidrain. Kaya, maigi is pag nakapatay ang switch, syempre, nakapatay din, di ba? Dapat. So, ayan, umaga na. Naisipan kong kuhanan ng video yung actual na itsura niya. Yan kung paano natin siya in-install. Okay, so ganyan. Kasi wala kaming mahanap na bracket na iba. So, gumamit kami ng pang side mirror. Which is okay lang naman. Ito yung kanyang DC to DC converter. So, naka-safety naman siya dyan. Tsaka naglagay rin ako ng ano, glue stick, no, dun sa may mga ano niya. Sa pwedeng pasukan ng tubig para kahit papano hindi siya basta-basta pasukin. Kung sakaling ano, umulan ng malakas. Ito naman yung driver niya. So, naka-safety na rin yan dyan. Hindi na rin yan basta-basta mababasa, mga bro. Okay na rin yan kasi may kapote naman to. Okay. Diyan lang kasi yung space na pwede natin siyang talagang mailagay. Ayoko na rin isiksik dun sa loob kasi napakaliit nung kanyang ano, yung space dun sa headlight. So, baka magka-problema pa. Kaya mas okay na nandito siya. So, wala namang ano yan, mga bro. Wala namang sabit yan. So, hindi yan sumasabit. Kahit na iliku-liku niya yan, walang problema dyan. Hindi rin yan maipit kasi nasa ibabaw siya nung ano, sa may bandang tinador. So, chine ko na ng maigi yan. Sinigurado ko na hindi siya maiipit. Or, hindi siya mas, ano, sasabit. So, ganyan ang itsura, no? Yun. Yan, ganyan yung latag natin sa kanya. Yun. Kita nyo. O, yun. So, yan, para kung sakaling gusto nyo ring mag-install, edi pwede nyo ring ano, gayahin yung ganito. Okay, so napakagandang e-bike nito. Small ERV na 48 volts, mga bro. So, yan. Ito yung domino natin. Yan. Although, naipakita ko naman na kagabi. So, naisipan ko lang talagang i-video para mas klaro kasi, syempre, iba yung ano natin, di ba? Parang pag tinitignan mo siya ng gabi, parang mas okay pag umaga talaga. Kaya, binidyo ko na rin. So, yun. So, sana may natutunan kayo kahit konti, mga bro. So, balikan nyo lang yung video kung hindi nyo masyadong nagets. Okay? So, makukuha nyo rin yan. Salamat sa panonood.